Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang papuri at pasasalamat ay uko lamang kay Allah. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay kanyang ipagkalob sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, sampo ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa lahat ng mga taong nagpapatuloy ng kanilang maubuting gawa hanggang sa huling araw. Para po sa mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At para po sa mga kababayan, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kapatid at mga kababayan, sa oras na po ito, aking ibabahagi sa inyo ang ilan sa mga katangian at kaugalian ng tao na mas mainam pa sa iyo. Tao na kung saan mas mainam pa sa iyong kapatid, mas mabuti sa iyong mga magulang. Siya ang tao na pinakamainam na nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang iba kundi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang pagkakataon, mayroong matandang babae na naglalakad, nagmamadali, dala-dala ang kanyang mga bagahe. Nakita siya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilapitan niya at kanyang tinanong, "O inang, saan ho kayo pupunta?" Sabi ng babae, ng matanda, "Aalis ako, lilisanin ko ang lugar na ito." Tapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tulungan ko na po kayo, o inang, sa inyong mga dala-dala." Ang sabi ng matanda, "Wag na, o iho. O Ginoo, wag na. Wala akong material na bagay na maibibigay sa iyo bilang katumbas na ginawa mong kabuti, sa ginawa mong kabutihan sa akin." Mga kababayan, yung mga Arabo noong araw, hanggat ngayon, kung mayroon kang gagawang kabutihan sa kanya, dapat mayroon itong katumbas. Kung kaya't sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, isa sa kanyang mga kasabihan, "Man sana'a minkum ma'rufan fakafi'uh." Sino man ang gumawa sa inyo ng kabutihan, tumbasan ninyo ito. Kung hindi nyo kaya, manalangin kayo sa kanya. Sabihin mo, "Jazakallahu khairan jaza." Kung wala kang itutumbas sa kanya, manalangin ka sa kanya, "Jazakallahu khairan jaza." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa matanda, "O inang, hindi ko kailangan ng anumang kapalit sa gagawin kong kabutihan sa iyo. Gusto lamang kitang tulungan." Ang sabi ng matanda, "Hindi. Hanggat sa nagpumilit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinang-ayunan ng matandang babae na ito, natulungan siya ni Propeta Muhammad." At sa mga oras na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, ang araw ay napakainit. Ang ating propeta, ang pinakamainam na tao sa mundo, nagdadala habang ang araw ay mainit. Tinulungan niya yung matandang babae na hindi niya kilala, na walang katayuan sa buhay, babae na mahirap. Sa panahon pangkasalukuyan, mga kababayan, kung mayroon matandang babae o kay matandang lalaki na wala na, nakikita naman natin na walang maibibigay sa atin kapag tutulungan natin, parang mabigat para sa atin ang tumulong. Kapag sinabi, "Huwag mo na akong tulungan," aalis tayo, haya natin siya mag-isa. O di kaya, kung tutulong man tayo, mabigat sa ating kalooban dahil wala siyang maitutumba sa atin. Si Propeta Muhammad SAW, tinulungan niya yon bilang habag sa matandang babae na ito. Dahil siya yung may pinakamainam na pag-uugali. Hanggat sa nung makapunta sila, makarating sila sa kanilang paroroonan, nang makauwi ang matandang babae sa kanyang tahanan, nagmadala itong pumasok sa kanyang bahay. Ano yung dahilan, mga kababayan? Bakit siya nagmadaling pumasok sa kanyang bahay? Upang maghanap ng anumang maitutumbas niya kay Propeta Muhammad SAW. Ang matandang babae ito mahirap. Wala siya ni anuman. Sabi niya sarili niya, kahit tatlong dates man lamang. Tatlong dates, tatlong tamar. Sapat na yon bilang ganti sa ginawa sa akin ng lalaki na yon. Wala talaga siya. Sabi niya, kahit isa man lamang. Wala. Hanggat sa lumabas siya. Sabi niya, "O ikaw Ginoo, wala akong maibibigay sa iyo bilang ganti sa ginawa mo sa akin kabutihan. Subalit, papayuhan kita ng magandang payo. Paalala na kung saan magliligtas sa iyo sa mundo at sa kabilang buhay." Ang sabi niya, mayroong lalaki
nagngangalang Muhammad. Hindi niya kilala ang kausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lungsod ng Makkah, ang sabi niya, ay nagdadala ng bagong relihiyon. Inaakay niya yung mga kabataan na sumamba sa nag-iisang Diyos. Siya ay nag-aangkin na siya ay propeta at sugo ng Diyos. Binabago niya ang katuruan ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Kung makita mo siya, lumayo ka sa kanya. Umuwi ka sa kanya. Huwag na huwag kang makikinig sa kanya. Siya ay sahir, mangkukulam, sinungaling, baliw. Binabago niya ang relihiyon natin. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis sa lugar na yon. Kung bakit ako umalis, dahil sa kanya. Ayoko makinig sa kanya, sa mga sinasabi niya. Dahil napakasinungaling ang tao na yan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang iniinsulto siya, minamaliit ang kanyang pagkatao, nakayuko lamang siya, nakababa ang kanyang ulo. At sinabi ng matanda, "O Ginoo, bago mulisanin ang lugar na ito, nais ko sanang malaman kung ano ang iyong pangalan." Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O inang, ako po si Muhammad na tinutukoy mo. Si Muhammad na tinutukoy nyo." Hanggat sa sinabi niya, malaman na matanda na ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kausap niya, nagshahada siya. Sumaksi siya na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At sa ibang salaysay, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay pupunta ng masjid, mayroong isang lalaki, isang Yahudi, kung saan kapag pumupunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masjid, nilalagay niya ng dumi ang daanan ni Propeta Muhammad. Ang ginagawa ni Propeta Muhammad, kapag makita niya yung dumi na yun, kukunin niya at lilinisin niya. Wala siyang sinasabi. Hindi siya nagreklamo. Tapos pag uwi niya galing masjid, makikita niya na naman, may dumi na naman. Araw-araw, nagpatuloy ang ganitong gawain. Laging may dumi. Hanggat dumating ang pagkakataon na dumaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nanibago. Sabi niya, nasaan na yung dumi? Hanggat sa binalitaan siya, yung tao naglalagay ng dumi, nagkasakit. Ang iba sa atin, kung malaman na ito, kung yung taong gumagawa sa atin ng kasamaan, magkasakit, sasabihin natin, alhamdulillah. Buti nga sa kanya, karma. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung mabalitaan niya na nagkasakit yung tao na yun, na naglalagay ng dumi sa kanyang daanan, ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinuntahan niya, binisita niya at may dalang regalo. Nung makita siya ng Yahudi na ito, yung Hudyo na ito, nagulat siya, kinakabahan siya. Sabi niya, "O ikaw Muhammad, saka ka lamang gaganti sa akin kung sa kamahina na ako? Kung saan may sakit ako, saka ka gaganti? Kung saan hindi ako makatayo, hindi makakilos na maigi, saka ka gaganti sa mga ginagawa ko sa'yo? Isa kang madaya kang tao. Wala kang patas na lumaban." Hanggat sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O ikaw, hindi ako naparito upang gumanti sa iyong ginagawa sa akin. Naparito ako upang bisitahin ka, kamustahin ang iyong kalagayan, malaman ang iyong sitwasyon." Nung malaman ito ng Yahudi na ito, pagkatapos siyang gawan ng kasamaan, tinumbasan niya ng kabutihan, nagshahada siya, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kaya mga kababayan, iilan pa lamang po ito sa mga kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa atin, bilang hindi Muslim, huwag po natin titignan yung mga nagkasabing Muslim. Muslim sila sa kanilang lahi, sa kanilang tribo, o sa kanilang salita, sa kanilang angkan, sa kanilang dugo. Hindi po basta yan ang pagiging isang Muslim dyan. Ang Muslim, yung isinasabuhay niya ang pagiging isang Muslim. Maaaring sabihin natin Muslim siya, subalit hindi siya mu'min, hindi siya sumasampalataya. Dahil ang pagiging isang Muslim, sa dila po yan. Maaari mo sabihin, Muslim ako, sa dila. Subalit hindi ka mu'min, hindi ka sumasampalataya. Ano yung dahilan, ano yung basihan natin sa banal na Quran, sa Surat Al-Hujurat? Ang sabi ng Panginoong Allah, "Qalat al-a'rabu amanna, qul lam tu'minu, lakin qulu aslamna." Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, ang sabi ng mga Arabo, kami ay mga Muslim, kami ay mga mu'min, sumasampalataya kami. Sabihin mo, Muhammad, hindi kayo mga sumasampalataya. Sabihin nyo, kami ay Muslim. Dahil magkaiba yung Muslim sa mu'min, mga kababayan. Maaaring may magsyahada rito. Sabihin natin, lahat kayo magsyahada.
Sabihin nyo, Muslim ako, ashadu ala ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Subalit, mu'min ba tayo? Totoo ba na Muslim talaga tayo? Totoo ba na sumasampala tayo? Sumasampalataya? Dahil maaaring magkasalungat kung ang lumalabas sa ating bibig at yung pinapaniwala ng ating puso. Mga kababayan, pag-aralan po natin ang Islam habang tayo ay nandirito. Samantalayin po natin dahil lahat po tayo, hindi natin gusto na parito tayo. Dahil ayaw natin sa mga Muslim noong araw. Ayaw natin sa ugali ng mga Muslim, ang paniniwala ng mga Kristiyano, particular sa Luzon, sa mga Muslim, sa na mga taga Mindanao, mga kriminal, mamatay tao. Ganyan din yung paniniwala ko noong una. Kaya, kilalanin natin kung sino ba yung Muslim. Kilalanin natin kung sino ba yung nag-iisang Diyos. Sino ba si Propeta Muhammad sa Allah Salam. At kung pinag-aralan natin ito ng Egy, malalaman natin na ang Islam ang tunay na relihiyon. Dahil napakarami pong pari, mga ngaral mismo ng ating pananampalataya noong araw, mga pastor, mga bishop, mga reverend, nag-Muslim po sila. Nag-Muslim siya dahil saan? Dahil ba sa kanilang katayuan? Gusto nilang maging tanyag, makilala? Hindi. Mga kilala na sila noong araw. May mga kotse sila, may malalaking tahanan, maagara ang kanilang sasakyan, magaganda ang buhay. Subalit, nung sila ay nag-Muslim, naging mahirap din sila. Nagsimula sa umpisa. Dahil saan? Dahil sa kaligtasan, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.